Nagtapos ang 19 na Small and Medium Entrepreneur o SME sa auditorium ng City Hall sa lungsod ng Santa Rosa sa pamumuno ng DTI Regional Director ng Calabarzon at DTI Provincial Director ng Laguna na sinuporta ng alkalde ng naturang lungsod na si Mayor Arlene Arcillas. Nagsimula na akong 12 ng tanghali, kaya talamin natin sa kanila kung ano ang tunay nilang programa dito sa mga opisyal ng DTI. Si Mr. Michael Yutitko ang isa sa mga trainer na kung saan siya yung nagturo sa mga nagtapos ng BITS at siya ay isang PWD. Malaman natin sa kanya kung ano ba yung kanyang mga ginawa kaugnay dito sa DTI. Yes po, DTI Calabarzon po, especially with DTI Laguna. Ating charity works po and we're conducting training seminars depende po sa programa ng DTI. So upon request po nila, so doon po kami nakipag-partnership at nakipag-collaborate. Dito po sa BITS, tinuturuan po natin yung mga kabataan natin kung paano mag-negosyo digitally. And at the same time, tinuturuan po natin sila magkaroon ng basic knowledge sa programming, basic knowledge po sa design, basic knowledge po sa advertising and sa entrepreneurship po. Para sa ganyan po, iba na po kasi yung season ngayon or yung panahon ngayon, digital age na po tayo. So para ma-equip po natin lahat ng kabataan digitally. Alamin naman natin kay Ms. Malu Toledo, ang Regional Director ng DTI sa Region 4A Calabarzon, kung ano itong naging programa nila, itong mga nagtapos dito sa beach na kanilang katatapos lang. Kanina po ay ginanap po ang graduation ng ating mga mentees, no, under the beach program ng DTI po natin dito sa Laguna, at ito po ay supported ng ating of course yung startup village, no, ng ating mga private sector, yung City of Santa Rosa, yung City po ng San Pedro, at ang National University dito po sa Laguna. Ang BITS po, which means boosting innovation and technology startup, ito po ay to help our MSME, no, to be digitally in accordance with our tinatawag nating Industrial Revolution 4.0. Kasi po, papunta na po tayo doon sa direction na ito na kailangan na po nating mag-transform, no? Like we have to make the MSME ang tinatawag nating smart. Ang ibig ho sabihin ng smart, itong MSME po natin ay nag-i-innovate siya, resilient po siya, at naggumagamit po ng technology, no, to make her business more competitive, efficient, and be able to really widen their market. So, isa po sa mga example na sinasabi natin ay yung tinatawag nating binibenta po natin yung ating mga produkto online, or ang tawag po natin dito ay e-commerce. So, yung nangyari kanina, so mayroon po tayong 19 na nag-graduate. Sila po ay parang tinuruan kung paano po nila ma-integrate, no, yung digitalization doon sa kanilang negosyo, para po ma-resolve nila, no, yung kung may mga issues man sila, may mga problema po sila sa kanilang mga negosyo, pwede po nilang ma-address yan through digitalization. Or kung pwede rin po sila mag-expand, mag-level up, mag-create ng bagong product, and using technology and digitalization, so pwede sila mag-expand. So they will come up with a proposal. At out of that proposal po, ang pinaka-finale po nila ay magpi-pitch po sila. Kumbaga, meron po tayong inimbita ng mga investors, mga financing institutions, parang ipipresent po nila yung kanilang proposal or business plan, no? Na kung merong interesado based doon sa kanilang pagpipresent po nung kanilang proposal na yon, mag-i-invest po sa kumpanya nila, then that would really help realize, no, yung kanilang plano doon sa kanilang negosyo. So napakahalaga po na meron tayong mentors, may mga experts tayo, may mga coaches na tinutulungan talaga sila mula po sa umpisa. Siguro, how do they understand the tinatawag nating innovation na yan, anong mga technology na kailangan,
hanggang po sa market access, hanggang po sa financial access, no, financing access. So yung buong proseso po na yan, nag-undergo po yung ating mga MSMEs. So kanina, according po nga kay PD Clark, sa 19 natin na participants po, no, na nag-graduate, they were able to generate 10 million. Na parang merong nag-ano na, sabi nila, sige, mag-i-invest kami dyan sa proposal mo. Parang ganon. So imagine, so you don't even have to go to the bank or somewhere else. Immediately, meron ang interested na investor na mag-i-invest dyan sa negosyo mo. So yun po ang ating gustong mangyari, na hindi lang po a matter of training or seminar, but at the end of the day, kung ano ho talaga yung kanilang vision or ano ho talaga yung gusto nilang mangyari doon sa kanilang negosyo, with the intervention of technology, innovation, creativity, ay talagang ma-achieve ho nila sa period ng time na yon na they will be undergoing the training, including po kanina na tinatawag natin na graduation. Matagal na po ba itong programa niyong ito? Hindi po. Ngayon lang po natin na pilot. Pinilot po dito sa Laguna, no? Pilot project. Yes, pinilot po ng Laguna. So DTI Laguna together with the Startup Village. Ang Startup Village po is a private institution na yun ho talaga ang kanyang core process, no? Na tumutulong sa mga lahat ng wala pang, kahit wala kang negosyo, pero meron kang idea. And you want that idea to be to be analyzed, then later on to put that into a reality. Yan po ang purpose ng Startup Village na ito. It's a private organization. And I think right now, meron hong programa ang USAID ang through sa DTI at saka DUST. So in fact, yesterday po, nag-MOA signing na po si Secretary Ramon Lopez at ang Startup Village. Para out of this pilot na ginawa po natin sa Laguna, i-roll out na po ito sa buong Pilipinas. So if imagine if we have this in place all over Calabarzon or all over the Philippines, so we could just imagine kung gaano ito makatulong sa economic development ng area, no, in terms of employment generation, in terms of generating sales, and in terms of increasing the competitiveness ng ating mga micro, small, and medium enterprises. Okay. Paano po ba, ma'am, nag-umpisa itong programang ito? Nag-umpisa yan, siguro later on, ma-interview niyo si PD Clark, no? Talagang the IT, no? We started really looking into digitalization way back then when we have this NICEP, no? Yung National Industry Clustering Enhancement Program, which was funded by JICA. Ngayon, for the Calabarzon region, kami, ang na-identify po naming industry is the ICT, no? Yung Information Communication Technology and the Business Process Outsourcing Cluster. Ang ginawa po namin, nag-focus po kami sa Laguna at nag-focus po kami dito sa sa Santa Rosa. So at that time po, wala ho kaming mahanap ng mga startups. Parang hirap na hirap kami. Siguro dahil hindi pa ho masyado namin na imbibe. But pinadala po kami sa Japan, pinag-aralan po namin ito. At itong City of Santa Rosa talagang gumawa ho ng paraan. In fact, gusto nga nila i-convert one of their areas to become a co-working space or an incubation space for those startups na gustong mag-umpisa using ICT as a technology, no, in developing their business. So, but there were, problems along the way until finally nagkaroon tayo nito. So ngayon, ang pinaka-importante, ma-build up po natin itong tinatawag nating ecosystem. Dapat malaman natin kung sino-sino ito ngayon, no, ang involved sa IT industry or sino-sino po itong involved sa technology-driven industry na ito. At sino-sino naman po ang mga siguro sector na gustong maging part ng industry na ito. Para po ang idea actually nitong startups natin ay mag-develop sila ng software siguro,
any business solutions sa mga problema ng ating mga micro, small and medium enterprises or any institution for that matter. So, by starting it now, medyo mas yung idea natin, yung tinatawag nilang ideation, no? Mas broaden. So, titingnan mo anong problema. So, dati ang problema po natin yung logistics, di ba? So, tingnan nyo ngayon, ang logistics so, noon, mano-mano. Pero ngayon, sila. IT-driven na po yung logistics. So, alam na nila, may mga data na sila kung sino yung magpapadala ng goods, saan ipapadala, at sino ang bibit-bit. So, yan po ay organized na, no? So, meron na ho tayong technology or sinatawag nating apps or tinatawag nating software para po more efficient po yung delivery ng goods natin. At saka hindi na siya mahal. Not as mahal compared before. So, yun po yung idea natin. So, trying to identify ano yung problem at paano natin masolusyonan yung problema na ito using technology po. So, in that way, mas efficient po, mas mura siguro in the long run. At the same time, mas maraming taong makikinabang. Okay. Salamat po. Mensahe nga po. So, malapit na pong Pasko, no? So, ini-invite natin, no, yung ating mga consumers at ini-invite rin natin ating mga MSMEs. So, meron po tayong mga trade fairs, I think, in all the provinces. Kanya-kanya pong trade fair silang ginagawa to market our mga products po ng MSMEs. Yung mga consumers naman natin, syempre we are always reminding them yung kanilang consumer rights at medyo mapagbatyag din sila, no? Kasi importante yung mga binibili po nila dapat po ay may warranty, may price tag at may resibo. Para kung may reklamo po sila in the future, they just have to bring the receipt. At pumunta po sila doon sa kung saan nila nabili yon. At kung hindi po magkaayos sila, pumunta lang po sila sa nearest DTI office or negosyo center natin po. At tutulungan po namin sila, mabigyan po ng justice po yung kanilang mga reklamo. Yan, narinig po natin kay Ms. Malu Toledo, ang regional director ng DTI sa Calabarzon. Ang kanilang mga programa at sana na gustuhan nyo at marami kayong natutunan sa kanyang mga ipinahayag. So, abangan nyo po at inyong pag-aralan kung ano ang kanilang mga programa pa. Ayan. Sapagkat napakarami ng mga kapakipakinabang sa kanyang mga sinabi, lalo na sa mga negosyante, yan po ang inyong tawagan, si Ms. Malu Toledo. Pakinggan naman po natin ang mga pahayag naman itong si Laguna PD ng DTI na si Mr. Clark Nebrao. Kaugnay pa rin kung saan nag-umpisa itong kanilang beach. Napakarami ng kanyang mga programa. Ito palang beach na ito ay dito nag-umpisa sa Laguna at sila ang responsable para maumpisahan itong beach na ito. Pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Nagkaroon ng panawagan po noong mga bandang Abril, no? Mula sa ating Secretary Mon Lopez na magkaroon ng suporta para sa mga innovation at startup ng mga MSMEs. Yan po ay pagsuporta natin doon sa House Bill na kung saan sinusuportahan po ang mga innovations tsaka startups. At tayo po, ang Laguna po, ang isa sa unang nagresponde na magkaroon ng isang programa para sa ating creative industry. So nag-umpisa po ito, ginather lang natin yung mga gamers, no? Nagkaroon kami ng Mobile Legends tournament. Ito po ay
kauna-unahan nung mga panahon na yun kasi ito po ay ginather natin yung mga players at sila po ay pinag-register po natin. Pinag-rehistro natin sila bilang isang kumpanya. So, anim po silang players at sila pong anim ay nasa umbrella ng isang kumpanya. So, yan po ay 48 po ang nakibahagi at nag-join po doon sa ating tournament po, no? Mula sa iba't ibang munisipyo natin dito sa Laguna. So pagkatapos po noon, ang pinaka-objective lang po noon ay i-attract yung ating mga creative industry dahil hindi natin alam kung nasan sila, ano yung mga start-up, sino-sino sila, nasaan ba sila dito sa Laguna. So yun po ang umpisa. Pagkatapos po noong ating kauna-unang tournament, tayo po ay inisya-isa na natin sila at nagkaroon na po ng one-on-one mentorship. Yan po ay nanganak na po ang ating BITS program o yung Boosting Innovations through Tech Startups, no? So, yan po ay nagkaroon ng programa na kung saan isang buwan po ang coaching, ang mentoring po ng ating mga MSMEs. At ito po ay pumili lang po tayo ng mga 20 na mentees, no? Imagine mo, out of the 20 na nag-umpisa po niyan, 19 po ang nag-graduate po kanina. Yan. So, yan po ay one-on-one mentoring talaga. Kumuha po tayo ng mga mentors na nasa innovation, nasa startups, ecosystem sa buong bansa. At yan po ay talagang nagkaroon po ng session sa kanila, almost twice a week ang session po sa kanila, no? At iniisa-isa talaga kung paano natin i-integrate ang technology, ang e-commerce platform, paano nila i-integrate kahit sa kanilang mga marketing materials, ang social media, pati po yung ating technologies, no, na meron tayo doon sa mga proseso nila. Paano po ang ginagawang session? Face-to-face po ba yan? Lahat po yan online. Ang pinaka face-to-face lang po ay yung coaching po nila na kung saan bago po yung kanilang pitching. Kasi kuya, meron po silang pitching na kung saan in-invite natin lahat ng mga financial institutions, pati po yung mga angelpreneurs. Ibig sabihin, ito yung mga entrepreneur din na gustong mag-give back, gustong magbigay ng tulong sa ating mga MSMEs, no? So, yan po ay ginather natin at pinitch po nila yung kanilang negosyo doon sa ating mga partners na yon. At na ito pong mga pitching, yung coaching po yun, kasi kailangan po talaga one-on-one yun. Nangyari po yun doon sa ating partners sa NU Laguna po, no? Kasama yung ating mga coaches. So, one-on-one po talaga they went through doon sa presentation nila, doon sa mga pag-uusapan nila, doon sa pitch. At yan nga po, tayo po ay tuwan-tuwa dahil doon sa pitching po nila, out of the 19 presenters or 19 mentees, imagine nyo, nagkaroon ng commitment ang ating financial institutions tsaka partners, no, ng almost or amounting to about 10 million in grants and assistance, no, financially for the businesses that we have, no, doon sa 19 na mga MSME mentees natin. Kailan po ulit mag-umpisa ang training? Ay, ang susunod po na batch ay malamang po January na po yan. Kasi ngayon po, tayo po ay nagdo-document, nag-gather po tayo ng mga pangalan, ng mga kung gusto nyo po maging bahagi niyan, ay chance nyo na po na pumunta sa mga negosyo center natin dyan sa mga bayan-bayan nyo. Makipag-usap po kayo sa ating mga business counselor para po kayo po ay ma-consider doon po sa ating second batch ng BITS program. Okay. Kuya, basta ang sa akin, parati kong ibinibilin na lahat po ng ating mga gustong magnegosyo, lahat ng negosyante natin or ikaw man ay consumer at ikaw ay gusto mong mapalawig ang iyong kabuhayan, makipag-ugnayan po kayo sa amin, sa DTI, makipag-usap. Kami po ay handang makipag-usap sa inyo. Kagaya po ng sinabi ng ating regional director, ang lahat ng probinsya dito sa Calabar Zone ay very active sa social media, lalo na po ang ating DTI Laguna.
Manila. Makikita nyo yan in all platforms na of social media, from Facebook to Instagram to YouTube. Nandiyan po tayo, no? So, kahit sa Twitter, nandiyan po tayo. So, makipag-ugnayan po kayo, makipag-usap kayo sa atin. Kasi kahit ano po ang gusto nyong gawin sa inyong negosyo, sa inyong kabuhayan, or kayo po ay may concerns bilang isang consumer, nandito po ang DTI para makinig po sa inyo. Yan po ang ating Provincial Director ng DTI Laguna, si Mr. Clark Nebrao, na nagbigay ng kanyang pahayag kaugnay sa kanilang program.